So ayun mga kaibigan, binalikan natin yung uod, ano. Ayan, paano ba? Ayan, focus. Ayan, binalikan natin yung uod. And if you're going to observe, ay hindi na siya gumagalaw. Wala na. So ibig sabihin ay effective yung ating ginawang homemade pesticide, no? So malaking bagay, malaking tulong to para at least magtuloy-tuloy yung paglaki ng ating mga halaman. So isa to sa mga kumakain ng dahon, ng lettuce natin. So ayun, so at least ay makita na natin agad na may result yung ating homemade pesticide. Ayan, hindi man nagpo-focus pero at least, ayan, wala na, hindi na siya gumagalaw. So ayun, okay, sige, paalam na ulit. So what's up mga kaibigan, no? Magandang hapon ulit. So ngayon ay umabot tayo ng isang araw para lang mapatagal yung nababad natin since hindi natin siya nagawa kahapon. So ngayon ay i-spray na natin tong ating ginawang homemade na pesticide para i-spray natin dito sa ating mga tanim. Since may mga kulisap, may mga pests na kumakain ng mga dahon, lalo na rin doon sa may bandang pechay natin. Ano? So ngayon ay ayusin na natin to, then i-spray natin siya dito sa atin para at least ay mataboy natin yung mga insekto, kulisap or yung mga peste na kumakain ng mga dahon ng ating mga tanim. So okay, so balik tayo para at least magawa na natin to and tignan nyo na lang yung aking sasalin. So paalam muna, sandali. So ayun mga kaibigan, ano, so since marami sa atin ang nakakaranas ng nadadalawan ng mga peste sa ating mga taniman, especially sa mga lettuce natin, eh gagawa tayo ng homemade organic pesticide. So ito ay gagamitin ko doon sa aking taniman, so dadali na lang natin siya mamaya. So ito yung mga kailangan natin na ingredients. So kailangan natin ng sili. So since konti lang yung sili natin, ay pagkakasyahin na lang din natin siya. Pero at least kahit pa paano may effect pa rin naman. So ito, meron tayong dishwashing liquid. Any brand ay okay lang din kung ano yung available sa lugar nyo. So meron din tayong pantakal. So gagamitin natin itong pantakal na to para ma-measure yung paglalagyan nito. So meron din tayong bawang. So ipagpaalam nyo kay Mrs. kung siya ba ay payag na ipagamit sa inyo. Kung hindi, ay itakas nyo na lang. So kayo maingay, ha? So ganun din sa sibuyas. So ayun, siguro naman di tayo pagagalitan ng ating mga Mrs. dyan. So ito, gagamitin ko yung gamit ko ng bote ng Prima para gamitin ko yung panukat. Ano? Then gagamitin ko rin to na yung gamit ko ng snap na bote ng snap solutions para naman paghahaluan ko ng itong mga to. So kailangan din natin ng kutsara tapos ng sangkalan para dito. Then ito namang kutsara pang takal dito tsaka at kailangan din natin ng mantika. So ayan. Ayan, gamit tayo ng kutsilyo. Then gamit din tayo nitong pandurog ng bawang para at least ay madurog natin siya ng mabuti. So, at syempre kailangan din natin ng tubig. So, itong tubig na to ay galing lang din sa grifo pero napangasingaw ko na rin siya ng overnight. So, start na tayo. Okay, so ano muna ang gagawin natin? Ayan. So, dito ko hahaluin yung gagawin natin na tubig na may oil at may dishwashing liquid. So ito, gagamitin natin to ang Prima para pang sukat ng 1 liter. So ang ratio natin ay 1 liter ng water. Sa bawat 1 liter ng water ay
isang kutsara ng dishwashing liquid, tsaka isang kutsara ng ng mantika. So ayan, sinasalinan ko siya. Dandahan lang. Pero kung meron kayong mas malaking panukat, ay mas maganda yun. So, yun. 1 liter dito. Gagawin na natin siya na 2 liters. Para marami-rami na rin tayong magawa. So, kung 2 liters yan, 2 kutsarang mantika at 2 kutsarang dishwashing liquid. Yan, ito na tayo sa pangalawa nating suka. Uy, matapon. Matapon ang misis. Pero kung may mas malaki, ulitin ko ha, kung may mas malaki kayo yung lagayan, mas maganda para hindi kayo matatapunan ng tubig at hindi kakalat sa lamesa. Baka mapagalitan pa ka tayo nila misis, ni misis pala. Ayan. So ito, sakto to sa 1 liter. Ayan. So kuha muna ulit ang tubig para mamaya. Then, salin natin dito. Ngayon, kunasa muna natin yung natapon natin. Ito, baby. So ayun, mga kaibigan, start na natin haluan to. So ito yung gagamitin natin para ma-control natin yung mga peste na dumadapo dun sa ating mga taniman. So dito muna tayo, ito, mantika. So sa mantika ay 2 kutsara. Ayan siya. Bakit 2 kutsara? Kasi 2 litro yung kasya dito. Paano yan, sir? Hindi humahalo yung mantika, nasa ibabaw lang. So, ang gagawin natin ay hahaluan naman natin siya ng dishwashing liquid para humalo yung ating mantika dito sa tubig natin. So, 2 kutsara lang din. So, pwede naman yun. Ito na yung gamitin din natin. Hugasan lang natin. Oops, isa. Then, 2. Minsan na nga dito. So, haluin nyo lang. Ayan. Haluin nyo lang siya. Pag humalo na yung dishwashing liquid tsaka mantika, hindi nyo na makikita yung mantika na nasa ibabaw. Ibig sabihin, maganda yung pagkakahalo natin o yung mixture na ginawa natin. Ayan. Haluin nyo lang. Ayan, wala na yung mantika. So, okay, wala na yung mantika. Proceed na tayo dito sa susunod natin na gagawin. So, stay put lang natin ito dito. Takpan muna natin. So, ang gagawin naman natin ay yung ating mixture. So, ganito gagawin natin. Lalagyan natin ito ng 300 ml na tubig para dito naman natin siya ihalo. Then, mamaya, pagka after 2 hours natin dito na mailagay yung mga to, ay ilalagay na natin siya dito sa ating pinaghaluan ng mantika at saka ng dishwashing liquid. So, okay. So, sa ito. Ay, kuha tayo ng 300 ml. So, 300 ml ay equivalent siya ng 0.3 liters.
Okay. Yan. So okay, sige, dalawa dito, then bawang. Siguro anim na bawang. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguro yung mga size ay yung average size niya. So, dalawa. Dapat medyo mas marami, pero okay lang din yan. Okay, so start muna tayo ng sibuyas. Para lang kayo naghihiwan ng panggisa. Ang ganda kung dudurugin natin. Yan, pwede itong gamitin yung ginagawa natin DIY organic pesticide sa mga alaga natin na halaman. So, anything na nakikita nyong peste na pwedeng makasira sa pag or makaapekto sa paglaki ng ating mga alaga ay makakatulong to. So ilagay lang natin siya dito sa 300 ml. Ayan. Ayan. Sa water lang din to na galing sa gripo na pinasingaw ng overnight. Then, next na tayo dun sa bawang natin. So, yung gagawin natin, ganito. Meron naman tayong pangdurog. Pag-ingalin lang natin yung matitigas. Yan. May pechay din tayong tanim dun. So, gagamitin din natin ito. Yan. Mixture naman ito ay 300 ml. Since 2 liters ang gagamitin natin, so dalawang 300 ml ang gagawin natin. So, anim na bawang, itong mga ganito. Then, isang malaking sibuyas, gantong size ng sibuyas, pwede na yan. Then, tigdalawang sili. Pero kung meron kayong sili, or kung wala kayong sili, hindi naman siya ganun talagang. Pero, maganda rin siya, makakatulong. So, ito ang gagamitin ko pang durog. Pero kung wala, pwede nyo pitpitin gamit yung ayan, kutsilyo. Oops. Durugin nyo lang din. Mamaya, ilagay natin dito. Yan. So, dahil mas magandang agapan natin yung pagdami ng mga peste dun sa ating taniman ay makatulong itong ating ginawa na DIY. So, hindi natin kailangan bumili ng mga commercial na pesticide na may chemical. So, lagay nyo lang ulit siya dito. Ganun din, kung meron kayong mas malaking lagayan, mas maganda. So, ayan. Next naman natin ay itong sili. So, ayan, ingat lang pagbabalat. Medyo maunghang ito. Unghang. Mm-hmm.
Yan, ito mga to ay may effect doon sa mga peste na yan, and possible na mamatay talaga or mataboy natin yung mga peste na yan. And kung titignan nyo yung mga content nitong mga sibuyas, bawang, ay may mga natural ability sila to repel yung mga tawag dito, yung mga kulisap, mga insekto na sumisira doon sa ating mga tanim, especially yung mga kulay puti, mga kumakain ng dahon, mga uod, ayan, makakatulong to. So ayan, sa 300 ml ito na siya, so takpan nyo lang siya. So hayaan nyo lang siya at least 1 hour, so at least 1 hour or 2 hours yun, 1 to 2 hours para mag parang humalo yung parang lasa nung or katas nung mga to dun sa tubig. Then ihahalo natin siya ulit dito sa pinaghaluan natin na to. Okay, so okay, ganun lang din since wala akong malaking lagayan. So, dalawa ang gagawin ko dito since 2 liters. Ito para sa 1 litro, then dito naman sa para sa 1 litro. Pero kung may mas malaki yung lagayan, ay pwede nyo nang pagsamahin siya. So, okay, sige. Gagawa pa ulit ako nito. Okay, ganun lang din ulit yung proseso. Tuloy-tuloy lang din ulit. So, ito. Fast forward na natin, mga kaibigan. So, 6 ulit. So yun, linisan muna natin. Ayun, so ayun mga kaibigan, after 2 hours ay pwede na natin siyang ihalo doon. So mamaya, pagkahalo natin doon, ilalagay naman natin siya sa sprayer doon sa ating tanaman. And then pagkalagay natin doon, ay syempre sasalain natin para hindi siya tawag dito, hindi siya makabara doon sa ating sprayer. So, ayun. Ito. Then, ito yung ating hinalo. So, ayun. Paalam muna, mga kaibigan. Update ko kayo ulit mamaya. Ayun. So, mga ka-hydro, no? Umpisa na natin yung ating pagsasali nitong ating organic pesticide or homemade pesticide natin. So ito, dito natin ilalagay sa ating sprayer. And ito yung dalawang tig 300 ml. So sasalain natin to para hindi bumara dito sa ating sprayer. And then ito yung ating hinalo na tawag dito, meron itong dishwashing liquid. And then hinaluan din natin siya ng mantika. So yung mga to ay natural siya and may mga abilities din to repel yung mga pest na umatake doon sa ating taniman. So ngayon ay sasalin na natin dito yan. Yan, may sabon. So ito sasalin natin. Tubig lang to, then mamaya nakita nyo naman to yung kung paano ko to ginawa. So inabot ng 24 hours din bago ko isalin since hindi ko siya na gawa kahapon. Pero best time to spray this homemade pesticide ay sa hapon talaga para hindi masusunog yung mga dahon ng ating mga tanim. So, ayan, sarayin ko lang. And then, ito ay good for 2 liters itong dalawang to, since 2 liters naman dito. Haluin natin.
Wala akong panghalo kaya ito na lang din. Ayun. Ayun, no? Eh, ayun. Dito natin siya isasalin. Para hindi matapon ay lagay lang natin. Maganda kung may embudo kayo. Gamit tayong tabo. Tara, i-spray na natin ito. So ayan o, mga kaibigan, ano, yan yung ilan sa mga result, effect nung mga kulisap na dumadapo dito sa ating taniman. So para maiwasan siya ay siyempre gagawa na natin siya ng paraan, aagapan na natin. So tignan pa natin yung iba. So, dito ay yan, ito. Nakain na siya ng kinain na rin yung dahon eh. Ito rin, no? Yan. So, para maiwasan yan, ay ganun ang gagawin natin. So, tingnan pa natin iba. So, letos natin yung mga kaibigan. Ito yung ginagawa ng ibang kulisap. Yan. So, dinadali nila yung mga tawag dito, yung mga dahon. So, ayun, sabi ko nga sa inyo, agapan natin yan. And usually nangyayari yan kapag tag-ulan or after ng umulan. So yung iba katulad nito, ayan, nadali rin niya ng peste. So kaya inagapan na natin habang mas maaga pa. Kasi pag hindi natin naagapan, tayo yung mamroblema sa huli. So sige, tatapusin ko na mga kaibigan yung ating video. So sana ay may natutunan kayo. Sige, babalik pa rin ko muna siya. Ayun na mga kaibigan, no? I-spray na natin siya dito para at least hindi na dapuan yung mga dadapuan pa rin pero hindi ganun ka bilis kasi may iwan naman yung amoy nito. So huwag nyo masyadong anuhin kasi baka masunog din yung ating halaman lalo kung matapon. Pero best, tandaan nyo, best way, best time to spray this homemade pesticide ay sa hapon. So yun lang. Mamaya din tayo sa mga page tayo. So ito mga kahidro, ganyan. Yan yung isa sa mga pumipeste dun sa ating mga tanim. So isprayan natin yan. At syempre ilalayo na rin natin. Ayun mga kaibigan, ano, sana ay may natutunan kayo ngayong araw, ngayong episode natin para maiwasan na natin hindi na tayo mamroblema. And alam ko naman na nakaka-stress yan lalo na sa ating mga nagsisimula. And isa sa mga dahilan kung bakit nakapasok din sila dito ay dahil nga ito, wala pa akong insect net. Pero maiwasan naman siya kaya okay lang din. And hindi pa rin naman tayo nagkakaroon ng ganoon kalaking ano,
para makabili agad. Pero banda-banda ron makakabili na tayo. So ayun, ito na yung ating mga lettuce. Siguro sa last week yata ito ng September or first week ng October ang ating harvest. So ayun, maraming salamat. And please like, share, and comment na rin dito sa ating video. And kung nakita nyo may matututunan, then please subscribe. And share na rin yung ating video. And syempre, pakihit yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod nating video tutorial. So, okay? Thank you so much and God bless.